Samantala, nanawagan ang isang grupo sa Commission on Higher Education na ipasara ang ilang teacher education institutions sa bansa o yung mga eskwelahang nag-aalok ng kursong education. Ayon kasi sa kanilang monitoring, hindi man lang pasado sa pamantayan ang mga eskwelahang ito. Narito po ang aking report. Sa ating mga guro nakasalalay ang paghubog ng ating kaalaman, kaya hindi dapat biro ang kanilang preparasyon para sa ganitong klaseng hamon. Pero paano kung below standard o hindi naman pasado sa pamantayan ng eskwelahang kanilang pinapasukan para maging guro? Ito ang iniiwasang mangyari ng Philippine Business for Education o PBED, isang organisasyong binubuo ng mga pribadong korporasyon. Kaya rekomendasyon nila, ipasara sa Commission on Higher Education ang aabot sa 17 teacher education institutions sa bansa. 5 taon nilang pinag-aralan ang performance ng mga eskwelahang ito mula 2009 hanggang 2013. Tumangging pangalanan ng PBED ang mga eskwelahang ito sa kamera dahil sa isyong legal. Itong 17, zero talaga. Zero passing rate for the past 5 years. It's about time that these schools are actually held accountable for the performance of their students. Sa 17 eskwelahan, 4 pa ang patuloy na tumatanggap ng estudyante. 2 naman ay pinasara na ng CHED habang ang 1 ay umaapi na pa sa closure order. Ang 10 namang eskwelahan, hindi na makontakt. Sa mahigit 1,200 teacher education institutions sa buong bansa, 140 naman ang nasa listahan ng PBED na nasa worst and worst performing school. Pagamat may naipapasa sila sa licensure examination for teachers o LET na ginaganap 2 beses sa 1 taon, parating naman daw mababa ang kanilang passing rate. Ito yung mga schools na less than 20% yung passing rate. So, malala din yung performance ng mga paaralan na to. Mula 2013, tuloy-tuloy ang sinasagawang pagsuyod at pag-a-assess ng Commission on Higher Education o CHED sa iba't ibang mga teacher schools sa buong bansa. Bahagi ito ng kanilang step-up monitoring campaign para masiguro kung ang mga eskwelahan bang ito ay epektibo pa rin sa pag-produce ng mga taong siya namang lilinang at huhubog sa kaalaman at pagkatao ng mga estudyante sa hinaharap. Mahigpit na itong sinusuri ng CHED lalo na ang inirekomendang may di magandang record. Bukod sa passing rate sa LET, mahigpit ding sinusuri ang mga quality indicator gaya ng kwalifikasyon ng guro at dean, pati na rin ang curriculum at ang mga pasilidad gaya ng laboratory at library ng eskwelahan. Ongoing yung ating monitoring dyan, ano? At naghihintay tayo ng reports sa technical panel. Dapat mahinto kasi parang lumalabas na papagsamantalahan nila yung mga estudyante. Ano? Nagkakaroon ng false hopes eh. Pero may due process naman para mapagbigyan daw ang eskwelahan makapasa sa pamantayan. Ang rationalization program at pagpapasara sa mga eskwelahan, hindi lamang daw para sa mga guro. Ginagawa na rin nila ito para sa mga nursing, maritime, engineering, IT at business school. Kaya payo ng CHED sa mga eskwelahan, Huwag nang hintayin na isara sila ng CHED, bagkos magboluntaryo na rin silang mag-face out or magsara kung makikita nila na hindi na sila makaka-comply sa requirements.